Paano nga ba maitatago ang SSID ng Wi-Fi nyo? Pero bago tayo magsimula, mag-intro muna tayo. Ayan. Una, kailangan alam natin kung ano ang gateway ng router natin. Para malaman ang gateway ng router, meron akong tatlong paraan na ituturo sa inyo. Dalawa para sa computer at isa para sa mobile phone nyo. Ang una, search nyo ang CMD o command prompt. Then press enter. Then type nyo IP config. ipconfig, ipconfig, walang space, then press nyo ang enter. Yan, makikita natin dito yung default gateway. Yan, ito yung kailangan natin. Yan, tandaan nyo yan, tapos mag-open kayo ng browser, kahit anong browser. Chrome, Firefox, o Internet Explorer, kahit ano pwede. Yan. Tapos type natin dito yon. 192.168.0.1. Then press natin ang enter. Yan. Yung pangalawa naman, sa Windows 10, search nyo ang this PC. Yan. Para naman sa Windows 7 users, search nyo ang computer. Yan. Pag nandito na kayo, punta kayo sa network. Yan. Click nyo lang yan. Tapos, makikita nyo yung router nyo. Double click nyo lang yan. Yan, pag nandito na kayo, pa sa Cisco DPC3825 o yung gamit ng CONVERGE, press nyo lang yung login. Wala na kayong ilalagay sa username at sa password. Yan, para naman sa iba, kung hindi gumana yon, tingnan nyo lang yung model ng router nyo, tapos search nyo na lang sa Google yung username, yung default username at default password. Yan. Makikita nyo yun sa taas ng screen nyo. Nandito. Press nyo lang yung login. Then, punta kayo sa wireless. Yan. Dito sa wireless configuration, meron tayo manual at Wi-Fi protected setup. Click nyo yung manual. Yan. Makikita nyo dito yung broadcast SSID. Yan. Ito yung sa SSID natin kung paano natin i-hide. I-uncheck lang natin yan. Yan, aalisin yung check. Tapos, pipindutin yung save settings. Yan, para makita natin yung status ng SSID natin, kung nakikita ba siya o hindi. Punta kayo sa status. Then, sa wireless. Yan, makikita natin dito yung SSID broadcast. Yan, dito sa akin naka-open dahil hindi ko pa pinipindot yung save settings. Yan. Kung wala naman kayong makikitang wireless configuration na manual at Wi-Fi protected setup, hanapin nyo lang yung broadcast SSID. Yan, lagi lang ganito yung nakapangalan doon. Tapos, uncheck nyo lang. Tapos, save settings na. Yan na. Yan, kung natulungan ko kayo sa pag-hide ng SSID nyo, yan, mag-like na lang kayo at mag-subscribe. At kung may katanungan pa kayo, yan, i-comment nyo na lang yan sa baba at sasagutin ko yan. Yan, hanggang dito na lang. Sa susunod na lang ulit. Kung sa susunod na lang ulit.
Bye-bye.